Ang mga nunal ay karaniwang mga brown at itim na maliliit na marka sa balat. Minsan, sila rin ay pula, pink, tan o kulay balat. Sila ay nabubuo kapag ang mga selula sa balat ay lumaki hanggang sa maging isang tumpok ng selulang may kulay, imbis na kumalat ang mga selula sa buong balat. Pinaniniwalaan na ang mga kaibang marka ng pagkakakilanlan na ito sa katawan ng tao ay kayang magbigay ng pasilip sa personalidad ng isang individual at sa kanyang future. Ang pinakahigit sa lahat, ang impluwensya ng mga nunal sa iyong future, swerte at personalidad ay nakadepende rin sa lugar nito sa iyong katawan. Ayon sa isang partikular na paniniwala sa Hindu, ang mga nunal ay nabubuo sa katawan dahil sa planetary positions sa panahon ng paglaki ng fetus sa sinapupunan ng ina. Mula sa texture, kulay at posisyon nito sa katawan, mahalaga ang bawat minuto kung nais mong unawain ang impluwensya ng mga nunal. Ang isang nunal ay tinatawag rin na teal sa Hindu. Upang padaliin ang mga bagay-bagay, aming ibabahagi sa inyo ngayon ang listahan ng mga masuswerteng nunal na maaari mong makita sa iyong katawan. Let's begin! Noo. Kung mayroon kang nunal sa kanang bahagi ng iyong noo, ibig sabihin ay magkakaroon ka ng maraming pera habang ikaw ay tumatanda. Maaari ka ring makakuha ng maraming piyansa na makapag-travel sa ibang bansa. Sa negatibong aspeto naman, ang isang nunal na nasa kaliwang bahagi ng iyong noo ay nangangahulugan na hindi ka magiging interesado na tumulong sa ibang tao kahit na maging mayaman ka pa. Kilay. Kung mayroon kang nunal sa gitna ng iyong dalawang kilay, mataas ang tiyansa na magkakaroon ka ng malaking kayamanan at magandang kalusugan sa iyong buhay. Sa kabilang banda, ang isang nunal sa isa sa mga kilay o sa parehas na dalawang kilay, ibig sabihin ay magkakapagmana ka ng maraming swerte matapos magpakasal. Eyelids. Kung mayroon kang nunal sa alinman sa iyong mga eyelid, lalo na sa kanang bahagi, maaaring ibig sabihin nito ay yayaman ka at magiging sikat. Sa kabilang banda, ang isang nunal sa inner part ng iyong lower eyelids ay maaaring mahulugan na ikaw ay mahilig gumastos or isa kang overspender. Kaya naman, kahit na magkaroon ka ng malaking kayamanan, mahihirapan kang makapag-ipon. Dibdib. Kung ikaw ay mayroong maitim na nunal sa dibdib, ikaw ay maswerte. Ang isang nunal sa dibdib ay maaaring mahulugan na ikaw ay ambisyoso at patungo sa mas malalaking bagay sa buhay. Kung iyong paplanuhin ng iyong buhay ng wasto, magiging matagumpay ka. Tenga. Ang isang nunal sa inner o outer part ng iyong mga tenga ay naglalarawan sa iyong taste para sa magagarbong mga bagay at sa paggasta ng pera sa iba pa nang hindi pinag-iisipan ng mabuti. Kaya naman, kahit na ang nunal na ito ay kinokonsidera bilang sobrang mapalad, mahalaga na iyong planuhin ang iyong kaperahan ng wasto. Labi. Habang ang isang nunal sa outer edge ng iyong upper lips ay kinokonsidera bilang mapalad, kung ikaw ay mayroong isa nito sa lower lip, maaaring maglarawan ito sa iyong tendensiya na magsugal. Balikat. Ang mga taong may nunal sa kanilang kanang balikat ay kilala sa magaling na paghawak nila sa kanilang pera. Alam din nila kung paano gamitin ang kanilang resources
ng wasto. Kaya naman, kung mayroon kang nunal sa iyong kanang balikat, huwag kang mag-alala dahil ikaw ay patungo na sa tagumpay. Sa kanang palad. Kung mayroon kang nunal sa iyong kanang palad, nakaturo ito tungo sa isang tunay na mayaman at matagumpay na buhay. Sa itaas ng labi o malapit sa labi. Ang mga ipinanganak ng may nunal sa itaas lamang ng kanilang labi ay may tendensiya na magkaroon ng maganda at masaganang bank balance. Pisngi. Ang nunal sa pisngi ay mainam para sa career. Sinasabing marating mo ang isang partikular na posisyon sa iyong trabaho na iyong inaasam. At marami ka pang maaabot ng mga tagumpay sa career. Ang mga lalaki na may nunal sa pisngi ay motivated at mayroong maraming tiyansa na makakuha ng tagumpay sa career at magtrabaho ng tila wala ng bukas. Sila ay makisig at nirespeto ng marami. Baba. Ang nunal sa baba ay isang simbolo ng kayamanan habang ang mga nasa paligid naman ng baba ay nagpapahiwatig sa maraming fixed assets at swerte sa real estate investment. Ang mga tao na may nunal dito ay magaling sa pagkuha ng suporta mula sa iba at madalas na inaasistahan ng kanilang subordinates. Kahit na simple lang kung tignan, sila ay may tendensiya na makakuha ng isang malaking legacy. Sa kabuuan, sila ay puno ng kaalaman, mayroong magandang taste sa buhay, at magiging masaya sa lifelong na kayamanan. Temple. Ang parteng ito ay tinatawag na traveling palace dahil nirepresenta nito ang travel, promotion, at immigration ng isang individual. Ang isang itim at makintab na nunal dito ay nagpapahiwatig ng swerte sa pagiging nasa isang lugar na malayo, pangibang bansa, at imigrasyon. Ang mga may nunal dito ay madalas makakuha ng tulong mula sa iba. Ang isang magandang nunal dito ay sumisimbolo sa benepisyo ng pagta-travel, samantalang ang isang hindi magandang nunal dito ay naglalarawan sa setbacks sa travel at pagtatayo ng negosyo sa malayong lugar. Kung inyong nagustuhan ang aming video, huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. At syempre, huwag niyo rin kalimutang mag-like and subscribe. Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!